Kung may mga pinapakinggan kang celebrity, ang tanong, nagbabago ba dyan buhay mo? Don't get me wrong. There's nothing wrong ma-entertain. Pero ang mali na po, ini-entertain mo ang sarili mo kasi may tinatakasan kang sitwasyon. Doon na nagkakaroon ng mali. Ngayon lang na 2024, itry mo lang. Magbago kang ikaw. Ibig sabihin, lahat ng dating ugali mo, yung dumating ka sa point na pag tingnan mo kung sino ka ngayon, hindi mo na makilala sarili mo sa sobrang daming pagbabagong ginagawa mo. Hi classmate! Good morning po sa inyo lahat. Good afternoon and good evening po. Unasan man kayong lupalop ng mundo habang pinapanood nyo itong video to. And bago tayo magsimula sa topic ko, gusto ko lang po munang batiin. Ito si JTV2747. Ang cute kasi ng comment niya. Sabi niya, dati walang direksyon ang buhay ko hanggang napakinggan kita. Maraming salamat po. O, di ba? Nakaka-touch lang. Well, anyway, classmate, pag-uusapan natin. Ito, tuloy-tuloy na natin para sobrang ganda ng magiging panahon po natin ngayong taon na 2024. Kaya pag-uusapan natin how to secure your future. Okay? Kaya ano pa yung antayin natin? Ito na, topic number 1. Clean yourself very well the moment you wake up. In short, maligo ka ng maayos, di ba? Pag naliligo ka ng maayos, enjoy natin to classmate. Kasi ako, may moment ako dati na alala ko, nung tabo palang ginagamit ko paliligo, sabi ko, ang sarap siguro pag may shower na. Kasi hindi ka na mapapagod mag-igib-igib ng tubig, hindi ka na magaganon, kumbaga dire-diretso na. Nung nagkaroon naman ako ng shower, nagkaroon ako ng bathtub, minsan naman lagi ako nagmamadali. Actually, ang bilis ko po talagang maligo. Sobrang bilis. Na siyempre, para sa akin, time is valuable. Kaya parang sabi ko, pwede naman mabilis maligo, bibilisan ko. Pero na-realize ko na napaka-importante po talaga na start your day na sobra kang fresh, sobrang linis ng katawan mo, at sobrang mong bango, nalinisan mo ng buong yung katawan mo. Kaya yun ang simula mo, classmate, ha? The moment you start your day, number one is linisin mong mabuti katawan mo. Number two, deep clean your house and be organize. Yes, kasi hindi po natin napapansin yan, classmates, sa sobrang gulo, sa sobrang daming gulo ng gamit natin, ang magiging problema niyan, ang daming energy mo ang nakakonsume habang pinapanood mo or nakikita mo sila. Laging minsan nakaka-stress. Kaya tip ko po sa inyo kung paano maglinis. Kasi ako po, biktima din po ako niyan kasi simula po nagkaroon ako ng baby, medyo mas lalong magulo po talaga kasi nakakatama din minsan ayusin. Pag inayos mo mamaya, guguluhin naman. Pero since I have a new goals, talagang inaayos ko as much as possible, dahan-dahan lahat ng gamit ko. Kaya tip ko po sa inyo, ang pinakamaganda niyong gawin, huwag ninyo naman yung planuhin na linisin ng mabuti lahat yung bahay mo sa isang araw lang. Just spend mga 30 minutes, 15 minutes. Example, habang nag-exercise ka or for warm up ng katawan mo, maghanap ka ng isang parte na lilinisin mo mabuti na alam mong yun talagang lahat ng kailangan mo. Kasi walang kasing sarap pag napakalinis ang bahay, napaka-organize ang bahay, yung lahat ng gamit, nandun talaga sila dapat nilalagay, at yung mga hindi mo na kailangan, ipamigay mo na yan. Pero kung gusto mong pagkakitaan ng pera, di ibenta mo. Kasi minsan, ang dami natin tinatago na hindi naman talaga natin kakailanganin na ng sobra. Kasi, again, ako may ganyan din. Katatago. Dagdag ka ng dagdag ng kwarto, ng bodega para lagyan ng mga gamit. Ending, mas lalong napaparami gastos. Hindi mo rin magagamit. Minsan, masisira pa. Kaya, mas maganda, kung hindi mo naman gagamitin na yan, ibenta mo na or ipamigay mo. Number 3, go out and be socially active. I know, lahat tayo kasi halos na sa bahay na lang kasi 'di ba may mga internet connections na lahat nagagawa na natin through bahay, pero it's very important pa rin, classmate, na dapat lumabas ka kasi we are not designed na umupo ng 8 oras. Dapat napaka-importante naglalakad-lakad ka, gumagalaw ang mata mo, pumunta ng left, pumunta ng right, pumunta ng up, pumunta ng down. Napaka-importante nun kasi lalong mamimaintain mo yung positivity sa katawan mo the moment gumagalaw siya. Kaya importante yung, classmate, ha? Be socially active pa rin even sa digital na mundo nating panahon ngayon. Number 4, exercise. And
buti na lang nakabalik na ako classmate. I'm so happy, happy, happy sa sarili ko kasi nakabalik na po ako mag-gym kahit papano. May bagong ngayon routine na pinupuntahan kasi meron ditong school sa Bicol na doon naman ako nag-jogging. Kaya I'm very proud of myself kasi nakabalik na po ako. Kaya ikaw din classmate, dapat magkaroon ka ng exercise. Lahat naman to lagi itong sinasabi, tinuturo. Tandaan mo classmate, meron kang tinatawag na vessel. Ang vessel mo is yung katawan mo. Iyan ang pinaka-asset mo. That, imagine mo na lang classmate, kung bibili ka ng katawan ng tao, gaano karaming milyon ang gagastosin mo kung may mabibili ka. Now, ano ang point ko? Classmate, ikaw, meron ka ng katawan eh. Andiyan ang katawan mo. Bakit hindi mo yan minamaximize? Kaya dapat stay healthy, eat healthy foods, mag-exercise palagi para mas mayu-utilize mo yung maximizing ng usage mismo ng katawan mo. Number 5, classmate, don't do unconscious spending. Ano to? Yung hindi mo namamalayan na gastos ka ng gastos na mga wala naman palang kwenta. Yung pwede mo naman palang mga iwasan. Ano yon? Dito, kung meron kayong mga mahilig kayo sa subscription, maganda, check nyo muna kung talagang worth it ba yung mga binabayaring subscription monthly. Kasi minsan, click tayo ng click, hindi mo namamalayan, medyo malaking amount na rin pala yung pag naipon. Second, yung mga sa atin, mga uso, milk tea, coffee, tuwing sakay mo, nagbabayad ka. Dapat maging conscious ka nun sa lahat eh. Kasi ako nga, meron po akong mga hubber na in-advisean ko sila. Kasi sa isang hub, mga 8 sila. Sabi ko, bumili na lang kayo ng motor na hulugan. May mga motor na, I think, andown, mga 4,000 pesos. Baka mga 2,000 pesos lang ang monthly nyo. Sabi kong, i-divide nyo sa 8, ang 2,400, magkano lang yan. Eh, maganda naman dyan kasi meron na kayong service para pagbibili kayo ng something, mas mabilis. Pagpupunta kayo sa ganitong lugar, mas mabilis. Kasi kung iisipin nyo, kung sasakay kayo ng tricycle, sakay, baba, bayad, 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 bayad. Eh, kung may motor kayo, in the long run, mas makakatipid kayo, lalo ginagamit nyo naman araw-araw. At lalo na, walo pa kayong gumagamit. Kaya, ganun ka rin classmate ha. Ilista mo right now, ilista mo lahat ng expenses mo, yung pwedeng tanggalin, tanggalin mo na muna. Nang may problema ka sa fats mo, tapos lagi kang nag-exercise, lagi kang umu-order ng mga unwanted food, mga processed food, itanggalin mo yung processed food, nakatipid ka na ng pera, pumayat ka pa. O diba nakadalawa ka pang positive na nangyari sa buhay mo, isa pa. Kung pwede mo naman lakarin yung galing sa bahay nyo, pauwi, diba? Kung example, nagsumakay ka ng jeep, sumakay ka ng bus, pagdating, instead tricycle, maglakad ka na lang, o saan mo pupulutin yung matitipid mong pamasahe araw-araw. Kaya para sa aking classmate, we have so much money actually. Nagkataon lang na ang dami natin gastusin ng hindi pa naman natin kailangan. Tandaan mo, baka minsan ginagaya mo yung idol mo kung ano ang lifestyle niya. Nagulat naman ako. Nagsasalita mag-isa yung Google. Ano ko. Now, ang bottom line para sa akin, kung baka may irong kang idol, ginagaya mo yung idol mo, tandaan mo, classmate, mas maganda kung meron po kayong idol, gayahin nyo yung sipag nila, gayahin nyo kung paano talaga sila, ang work ethics nila, yun ang gayahin mo. Yung lifestyle itself, award na lang or reward na lang po yun. Kasi baka minsan ma-misinterpret natin, hindi mo alam kung gaano kalaki ang totoong kinikita ng idol mo. Tapos ikaw, maliit lang pala kinikita mo, tapos ginagaya mo na agad lifestyle niya. Kaya, gayahin mo muna yung sipag niya. Pagdating ng oras na pareho na kayo ng kinikita, saka mo nagayahin kung ano man ang lifestyle na meron sa kanya. Number 6, stop all bad habits. Ano to? Mga vices na hindi naman nakakatulog sa classmate, lalo na yung pakikinig ng mga, kung may mga pinapakinggan kang celebrity, ang tanong, nagbabago ba dyan buhay mo? Don't get me wrong. There's nothing wrong ma-entertain. Pero ang mali na po, ini-entertain mo ang sarili mo kasi may tinatakasan kang sitwasyon. Doon na nagkakaroon ng mali. Kaya para sa akin, number one, lahat ng vices na hindi nakakatulong, stop mo. Yung mga fina-follow mo sa Instagram, sa YouTube, sa Facebook, na hindi naman nakakatulong para sa'yo, mas ma-inspire ang buhay mo, para mas manggigil ka to get your goals, then I do believe, pwede mo na siguro silang i-unfollow muna, lalo na kung minsan sumasama ang loob mo kasi may nakikita kang, parang, di ba, being tao minsan na parang nawawalan ka na tuloy ng gana kasi tandaan mo, classmate, majority ng social media na nakikita natin, parang lumipat lang po ang mainstream media from social media na hindi po lahat ng nakikita natin ay totoo. Kaya nga diba, ang daming mga influencer ngayon, even yung mga nangyayari sa kanila is totally set up na talaga, nag-uusap-usap sila kung paano sila mag-trend para mas lalo silang pag-usapan. Now, I don't see na mali po yun.
Pero kung ikaw mismo yung taong may pinagdadaanan ka na nga sa buhay mo, tapos nanonood ka pa ng nanonood ng ganyan, tapos sasabihin mo sa akin, eh kasi pangpalipas lang, para ma-entertain lang, ang tanong, nagbabago ba dyan buhay mo? Kung hindi, tigil mo muna yung classmate. Ngayon lang na 2024, itry mo lang, magbago kang ikaw. Ibig sabihin, lahat ng dating ugali mo, yung dumating ka sa point na pag tingnan mo kung sino ka ngayon, hindi mo na makilala sarili mo sa sobrang daming pagbabagong ginagawa mo. Again, hiniling ko classmate, ano ba naman, isang taon lang naman, 8 buwan na lang natitira sa panahon, sa taon na to. Try mo lang na baguhin lahat ng ginagawa mo. Tingnan mo lang kung ano yung mangyayari sa'yo. Pag nagustuhan mo, di ituloy mo. Pag hindi, di next year, balik ka ulit sa mga nakasanayan mo. At sa aking number 7, strategize. Ito yung lagi ko pong sinasabi na back to the drawing table. Ibig sabihin yan, maglista ka ulit. Ano ba ang long-term goals mo? Ano ba ang short-term goals mo? Then napakasimple. Actually, hindi mo na nga kailangan problema ng long-term goals mo eh. Sundin mo lang yung short term, papunta din sa long term. Yung short term, mas paikliin mo pa ng daily goals. Anong dapat mong gawin? Parang sa akin dati, lagi ko itong nasasabi sa inyo, nung tinanong ko yung upline ko, sabi ko, paano po ba maging top earner? Gusto ko maging top earner, gusto ko rin maging katulad nyo. Ang sagot niya sa akin, dapat magkaroon daw ako ng 3 presentation a day. Eh, by medyo matigas ulo ko, sabi ko 3, kaya ko pang mas marami. Ginawa ko po 6. 6 every day. And wala na po yung paltos, tuloy-tuloy na yan. Kaya yun po yung number 7 natin, magkaroon ka ng long term at magkaroon ka ng short term. At dito tayo magtatapos sa number 8, just do it. Ito ang pinakasakit ng lahat ng tao na gustong magbago ang buhay nila. Tanong ng tanong ng tanong ng tanong ng dapat gawin, tinuruan na ng gagawin, kinabukasan magtatanong na naman kung ano ang gagawin. Pero yung unang sinagot sa kanya, hindi ginawa. In short, katulad sa aking classmate, sabi ko nga, ang naging goal ko magkaroon ako ng 6 presentation, ginawa ko po yan every single moment ng araw na meron po ako. Walang what ifs, walang may sakit ako, walang wala akong gana, walang wala akong pera, walang rason, basta dapat magawa ko yung 6. Yan ang pinaka-key, classmate. Just do it. Gawin mo lang kung ano na. Meron ka ng plano eh. Alam mo na kung anong dapat gawin. Tigilan mo na munang magtanong ng magtanong. Gawin mo na muna yung dapat mong gagawin. Kaya kung taon mo yung gagawin, tapusin mo yun ng taon, next year saka ka na ulit mag-isip kung ano ang dapat mong gagawin. Kasi meron ka ng plano eh. Diba? Kaya para sa aking classmate, honestly, tandaan mo ha, madali lang pong magbago buhay, madali lang pong maging successful, madali lang pong makuha ang gusto nating lahat. Bakit? Milyon naman ang taong nakuha ang pangarap nila, tama? Milyon naman ang taong nagbago ang buhay nila. Eh kung milyon-milyon, di ibig sabihin, madali lang naman talaga. Nagkataon lang, kaya ka lang nahihirapan. Kasi ang ginagawa mo, yung ginagawa ng mga taong hindi nakukuha yung pangarap nila. Kaya kung ikaw, gustong-gusto magbago buhay mo, syempre, ipopromote ko na rin itong page ko kasi itong pinaka-purpose talaga nitong channel na to is para marami tayong Filipino na matulungan na magbago buhay nila at the same time makuha nila lahat ng pangarap nila dito sa mundong ito. Kaya paano niyang classmate? Dito na ulit. Hanggang sa susunod.